response to the issues and concerns that we have. No one in BLGM is a superstar because everyone in the team really counts. Ayan, good morning. Hi, hi, hi. Kumusta kayo dyan? This is, we are now on the 15th of February, our 14th episode for our online kapihan sa BLGF7. Teka muna, standby. Yung background music ko, nagloko yata. Nakakalungkot naman pag walang background music. Valentine's pa naman. Ayan, balik na. Again, good morning, Central Visayas. Good morning, entire Philippines. Nakakapagod pala tong Valentine's Day. Pag walang pera. But you know what? We have to admit, medyo iba na talaga yung Valentine's natin ngayon. Pasensya. Ayan, nakawala-wala pati yung video ko. Iba yung Valentine's natin ngayon. Noong last year nag-Valentine's, even before alam natin may papuntang pandemic kasi March tayo nag-lockdown. And even the year before that, yung mga February at Valentine's Day natin, ibang-iba kaysa Valentine's Day natin ngayon, di ba? Usually, 2 days ka dapat mag-order if you want to give a flower to your to someone that you love. 2 days pa lang ahead, mag-order ka na kasi bentang-benta yung bulaklak. Ubus na yan pagdating ng Valentine's Day. Yung mga hotel occupancy rate, ang medyo full lahat. Standing na lang daw yung iba. Ngayon, medyo hindi nagkaubusan yung mga flowers. Yung mga hotel, hindi daw lahat full. Ibang-iba talaga yun. Nonetheless, we are still continuing with the spirit of Valentine's Day. So kung may pahugot kayo dyan, may mga love quotes kayo dyan sa Valentine's Day, comment naman siya dyan sa comment section natin. Simulan ko na nga. Ano yung pahugot ko love days tungkol sa Valentine's Day? By the way guys, sa episode natin, 14th episode natin ngayon, we will devote this entire episode for the e-consulta sa mga katanungan nyo kasi ang dami na naming utang. Because of the urgency of the topics that we need to discuss, kaya may topical discussion, may mga panelists tayo, may mga invite tayong resource speaker. Yan yung medyo hindi natin napagtuunan yung mga queries nyo nandun sa bandang huli na. So ngayon, yung mga pagkakautang namin, yung mga hindi namin natapos masagot, yung matinding queries nyo, sasagutin, susubukan namin. At susubukan namin hindi mag-overnight. Okay. Pahugot tayo daw agad. For Valentine's Day. Pambungad. Para naman may mag-follow sa atin doon sa comment section. Ang love daw, parang bitter. Ang love daw, parang bayad sa jeep. Minsan, hindi nasuklian. Ganun ba yun? Better naman sa hugot na ito. So kung may pahugot kayo dyan para sa mga Valentine's Day quote nyo at sa post-Valentine's Day celebration, may Valentine's mag-celebrate, may pandemic. Pero daw bayad ng jeep yung lahat, minsan hindi na sopian. Ngayon daw, pag na-fall ka, sahig na lang daw ang sasalo sa'yo. Wow! May gamot. Buti pa daw yung West Philippine Sea, pinaglalaban? Ikaw, pinaglalaban ka ba ng jiwa mo? Yan. Good morning once again, Central Visayas. Yan. May medyo exciting ngayon ang episode natin as I have said, para sa i-consulta lang ito. But before that, I'd like to proceed first with our regional director. Medyo busy siya last week. Tedious at saka strenuous yung ginagawa nila. Medyo, you are well aware that itong regional director natin is a member, palaging nag-attend yan ng Regional Interagency Task Force dito sa region against COVID-19. Aktibo dyan. Yeah. Pero because of the call of duty and in response to the mandate sa aming regional office, mayroon siyang ginagawa. Medyo mayroon siyang answer of the call of duty. So busy siya last week. So sana hindi napagod. This is the first Valentine's Day away from the family, RD. Happy Valentine's Day. Good morning, RD.
morning, Torrance. Good morning, Pilipinas. Good morning, Cebu. Good morning, mga kakapihan sa BLGF7. Happy Valentine's to all of you. Kahit yung Valentine's ko medyo malamig. Kasi I am away with my family. Okay. Babawi na lang siguro because holiday naman towards the end of February. So, gaya po ng sinabi ni Attorney, last week we are so very medyo busy po tayo. In fact, we went to Bohol and I would like to be a member of the IATF. I would like to commend the Bohol IATF and the Panglao Municipal IATF because they are really following the health protocols. Yeah. In fact, napakahirap travel doon sa Bohol, especially that you need to comply all those requirements. So I'm good enough because that is a protection of their people. Yeah. Okay, and likewise protection also of the guests who will be coming to Bohol. So and if you have you went to Bohol last week, Ardi? You went to Bohol? Yes, yes, Torrance. So ano yung pinagkababisihan natin doon sa Bohol, Ardi? Yes, we went to Bohol because of our yung target setting for our treasurers and assessors. Yung continuing target setting natin, we have done with Cebu. I-deliver natin through physical because nahirapan yung mga treasurer natin if we do it virtual. So medyo risky on our part kasi kailangan underwent swab. Ayan, so the team from BLGF went to swab testing for that and purpose. And luckily, after swab testing, anong result are they? we tested negative. Ah, negative. We're ayan, praise the Lord. Because we can now say that we are negative. We bring positive. Yes. Although we bring positive vibes to Bohol people, but we didn't bring the positive COVID. So you are doing our job nonetheless, not exposing the Boholanos to any risk and to any danger. So lahat ng protocols ginagawa ng regional office before going to the whole province, RD. Yes, that's right. In behalf of the BLGF team who went to Bohol, we would like to thank our good governor, Attorney Arthur Yap, for gracing the occasion. Of course, we have the mayor Panglao was there and supporting our program. Okay, and we went also to the city of Tagbilaran mayor, John Baba Yap, okay? And of course, Torrance, we went also to we have the dialogue with the IBP president of Bohol. It was a very... Ang dami yung napuntahan pala doon. Not necessarily, usually pagpunta ng Bohol, leisure at saka tourism. Ngayon, you were very preoccupied with doing, within such a little time, ang dami palang pakay doon na rin. Perhaps my purpose tayo, we have maximized our time since napakahirap pumunta doon. So with lahat ng pwedeng gawin natin doon, ginawa na natin. Kasi I understand the city treasurer in Bohol is Anfield. So we asked Mayor Baba. Going back to that third purpose that you have said, you have met with the IBP president of Bohol province without mentioning the actual merit of whatever you have discussed with her, Adi, but you were actually meeting with the IBP representatives of Bohol province, Adi? Yes, yes, sir. And I'm so glad that they also, we get their side on the issues. So, and also we presented the policies that we are having in BLGF. Yeah. So I just told them that we are not a quasi-judicial body, but we are a policy-making body, so their input might be used by us for our future policies. Adi, I have to, forgive me, it should not come from me, Mayor Sobornini Tokyo. I have to commend, ito yung sinasabi mo, Adi, na value-added service. We could have just written them na sasabihin na
what can you say about this issue raised by the IBP Bohol province? But we have gone to the lengths of really talking to these people, seeing what they have, ano yung sentiment nila. Although we have existing policy, acknowledging the fact that we can also use whatever their sides are, di ba, Ardi? So ito yata yung tinatawag mong value added service, hindi lang porket na accomplish mo yung isang task but you add value to the performance of your duty, Ardi? Naman talaga yung direction ng BLGF 7 towards that we want to give a value added service to our clientele. Perhaps the IBP can really felt it, that it's no less than the regional director who went to their place just to hear their queries or to hear their sides of the coin. So saan tayo pumasok dito, Ardi? Sa heart or sa backbone? Kasi ito din yung mantra na ng BLGF. Doing our responsibility with the heart and the backbone. Saan yun pumasok yung value-added service natin doon, pagpunta natin doon sa IBP? Both towards, because we use our backbone because we are so firm on our policy, the existing policies that we are implementing. And we use our heart because we want to listen to their qualms, their needs. So actually, sabi ko nga kay IBP President, it should have been our legal officer who would like to talk to you. Para lawyer to lawyer. Kasi I was surrounded by at least three lawyers, lady lawyers. Paki-greet naman, baka naalala mo yung sina attorney doon sa IBP Bohol. Paki-greet naman yung mga IBP president natin at saka membership ng IBP Bohol, Adi. Good morning to the lady president of IBP, attorney IBP Bohol. I'm sorry, Adi, I put you on the spot. But nonetheless, they were very welcoming sa pag-meet ng regional director ng BLGF7. Actually, attended the meeting towards is the incoming president ng IBP. Kasi mag-election na yata sila. I don't know the term of the IBP. So yun na nga, we use our heart because we listen to their positions, okay? But just so to emphasize how on based on yeah. To emphasize how proactive we are at sa ating regional office. You have bring with you yung presidente mismo ng Association of the Municipal Assessors of Bohol, and I guess yung assessor natin doon to parang i-synthesize yung yung mga ideas na Ardi. Am I correct, Ardi? Ardi? Do we have you, Ardi? Yeah, sorry. Yes, sir. Oh, actually, napakaganda ng kasamahan nila ng mga association ng mga lawyers because they also listen to their members. Mm-hmm. So actually, sabi ng isang ng president, actually, it's not her personal experience, but experiences of their members. Yan. So siya lang yung nag-voice out of the experiences of the members in the IBP. You were with the president. IBP president, she will also you're cutting out, Cardi. Okay. I-mention ko lang kasi nandaan naman sa Facebook page na. Ardi, we need to mention that you bring with you the president also of our Municipal Assessors Association, Ardi, para naman mahir yung side ng IBP, Ardi. Sino yung kasama mo doon, Ardi? Si Engineer Ramil Archaga, Yes, siya yung nag-arrange. Siya yung nag-arrange for a meeting yung president ng Bohol Assessors League, Engineer Ramil Archaga. Para naman, yung provincial assessor natin. Mm-hmm. Kaya lang I told him not to join us because it was para mas may they are free to voice out whatever subject that you would like to discuss with me. Because kung nasa presence nila yung person, so concern, they might withhold some information. But nonetheless, they have felt relieved siguro, Ardi, na somebody hears their complaints, yung pang may ganito pala. At saka on the field mismo, on the where they
concern is mismo pinuntahan talaga ng ating regional director. Thank you for that, RD. Any other greetings or any other message for to our viewers, RD? Valentine's pa naman ngayon, ninakaw ka namin sa pamilya mo na andito ka sa Cebu. Happy Valentine's to my only wife. My only talaga. Si Ma'am Ninette and also my kids in Masbate. Tor, since sinimulan mo na ng hugot, pwede akong magpasa ng hugot. Go ahead, Ade, yan. Ng Valentine hugot. Yan. Actually, nabasa ko ito sa isang treasurer natin na hugot. Ayan. Sabi ng isang treasurer natin, si Sir Dan, yung top fan natin, magmahal ka ng treasurer. Wow, bakit? Tirang, pera nga ng iba, iniingatan, ikaw pa kaya. Meron din. Si Dan. Meron din isang panghugot para sa assessor. Baka go ahead. Oo. Sabi ng isang assessor, paano kayo magiging together kung hindi ka naman gumagawa ng paraan para ma-assess her? Pang magmahal yan. Thank you, RD. Thank you, RD, Dr. Lero. Ayan, as a member of the Regional Interagency Task Force, siya yung mismong nagpa-looking after the observance of health protocol doon sa pagpunta nila sa Bohol. And mind you, they have undergone swab testing just to go to Bohol, not to endanger the Boholanos. Nonetheless, performing the responsibilities, delivering the responsibilities, sabi nga ni Ari, with value-added service, with a heart and a backbone. Ayan, medyo napansin ko sa ating, hindi kasi makita ng ating Facebook page viewers, bumabata si Miss June Ann Abilia, talagang ibang-iba na talagang ginawa. Ibang epekto talaga yung kung anumang serum yung ginagamit niya. Pakita mo nga, girls, bakit bumabata yung co-host ko? Saglit lang, oh. Bumabata na na talaga si nanay. For the information of everyone, kasama si Miss June Ann Abilia at saka yung isang division chief namin, si Miss Gemma Abindan, na napunta doon sa Bohol. Pakita ng ating director sa ating production, si Mr. Jules, yung si Miss June Ann. Gaano na siya kabata ngayon? Saglit lang. Happy Valentine's Day. Ayan. Si Miss June Ann ba yan, RD? Parang di naman. Good morning, attorney. Good morning, RD Joy. Sino ba itong co-host natin, RD? All of our viewers online. Ayan. Good morning, Miss June. Belated happy Valentine. Talagang grabe niya talaga ng kanyang secret. Ladies and gentlemen, ang ating co-host for today kasi Valentine's. Pre-prenote na talaga, Ade, yung pinakamalakas na sa amin in terms of ganda. Valentine's pa naman. Wow. Ang aming nasa cashier sa aming division, sa accounting office namin, si Miss Sara Mitante. Good morning, sir! Pakiulit ng Valentine's greeting mo, sir. Good morning, Tor! Ayan. Good morning to you, attorney, again, and to RD Joy. And to all of our viewers online, belated happy Valentine's Day. Alam mo ba, sir, bakit may nagse-celebrate ng mansari yung magjowa? Kasagot, sir. Alam mo, hindi. Bakit may mansari celebration? Hindi, Torns. Kasi minsan, hindi umaabot ng anniversary, hindi nagwa-one year, naghihiwalay. Kaya kailangan may mansari. Hugot pa rin yan. Sige, balikan kita mamaya, sir, for the comments and greeting. At saka sinasabi natin, kailangan may hugot lines din sila sa ating comments and pag-greeting. Now, with the permission of the Regional Director, let's proceed doon sa mga i-consulta na natin. Ito yung pagkakautan natin, RD. Please, Torch, go ahead po. Go ahead. Again. Thank you, Torch. Now, iuna ko muna, before sharing my screen, yung pinost sa aming group chat ni RD, kailangan ba daw na yung mga online seller, diba? May mga online shopping tayo ngayon. Wala akong PowerPoint presentation, is a share screen dito. But this have been discussed thoroughly when we have our episodes on CITOS of Taxation with our expert no less than Miss Ophelia Oliva doon sa part 1 at saka sa part 2 may continuations yung discussion. So, paki-visit doon. So, ang tanong lang ni RD doon, may nag-message siya, kailangan ba daw mag-permit bago ka mag-online seller?
sabi. Himay-himayin muna natin yung sinasabi ni Mrs. Oliva. But before that, I'm putting an expert for this one. You can review the episodes that we have had on CITOS of Taxation. Before that, sabi ng Section 147, before ka daw makapag-engage ng any business activity or any undertakings, miski nga occupation eh, kailangan kang kukuha ng permit. So yung online selling na yan is an activity rin naman, di ba? It's a business rin naman. So kailangan din, before you can engage into that, you are still within the ambit of the regulatory power of the LGU. But considering that this is a novel, ito parang sudden itong online shopping eh. Yung actualities dito, yan yung mahirap. Kaya dumulog tayo doon sa expert kay Mrs. Oliva. Now, sabi niya, kasi ang dali-daling sabihin na eh, Andrian, kukuha yan ng permit. Eh, miski nga yung BIR, nahihirapan kung paano gagawin ito. But nonetheless, there is a need na talaga to make them under the ambit of regulation of the LGU. Kasi ang daming scam ngayon diyan sa online shopping na yan. So baka naman, pag rin-regulate na rin ng LGU na yan, maiiwasan yan. Regulation can come in the simplest form of registering these online sellers para naman mayroong legitimacy na mai-trace back natin in case mayroong mga questionable transactions. Eh, pag hindi nagpare-register, eh, yun na yung para dubious yata. But as I said, easier said than done. So sabi ni Ms. Oliva, you have to divide the transactions of online shopping. Parang himay-himayin yan. The first one, mayroong manufacturer. So, for example, pag nagbenta ka ng handheld radio or for any item for that matter, mayroong gumagawa dyan. So, number one, si manufacturer ay nagre-register yan. Mayroong license at permit. Nagbabayad yan ng business tax kasi may CITOS of taxation, mayroong siyang office, principal man o branch. So, manufacturer, walang problema. Mayroon din seller, yung tumutuwa kay manufacturer, di ba? Minsan si seller, may office yan, may bentahan yan, may shop yan. Mayroon talagang branch, fixed branch or office kasi sinasabi ng CITOS of Taxation Rule natin, makakatax yung LGU pag mayroong fixed branch doon sa locality nyo. Ano mas kikita yon pag mayroong ini-accept na order, nag-issue ng resibo. Ayan. Ang problema itong si reseller. Kung ako kumukuha doon sa seller, galing sa manufacturer yung kay seller, ako nagre-reseller, ako nagre-reseller. In the comfort sa my home, paano yan mare-register at saka ma-claim into the ambit of regulation the LGU. Yan yung medyo mahirap. So my tip si Mrs. Oliva, sinasabi dyan. Good morning, Mrs. Oliva. Good morning, Atty. Rigal. May sinasabi si Mrs. Oliva, doon sa online shopping platform, mayroon namang sinasabi doong address, mayroong nakalakay doong address ng mga seller o mga reseller, di ba? So pag nag-call siya doon sa jurisdiction ng LGU mo, hanap ka ng paraan na ma-call into the regulation. Yan sa'yo, di ba? The platform kasi, for example, hindi lang na lang tayo mag-mention ng mga online platform, online seller platform. Minsan kasi yung nationalities ng online platform na doon yan sa Singapore yata yan or ibang jurisdiction na outside the ambit of the taxation ng Philippines, yung rule ng taxation natin dito. Now, for example, pag yung item na kinukuha, sabi ni Mrs. Oliva, tinatanong ko siya, pag yung item, ma'am, galing China, example lang, kukuha ako ng bakuna, hindi bakuna, bawal pala yung mag-order ka online ng bakuna. Kukuha ako ng item from China, paano ko yan ma-ambit within the taxation of the Philippines? Sabi ni Mrs. Oliva, hindi naman yan pupunta dito sa Philippines, sa Pilipinas yung item na yan, pag walang importer. So si importer, kalamitan, may office yan si importer. So mapupol pa rin yan si importer within the ambit of the jurisdiction and regulation of reference. Now, mayroong isang tip na sinasabi si Mrs. Oliva. Ito, I'm quoting her, ha?
gumagawa kayo ng isang ordinance, ng ordinance o i-include nyo doon sa revenue code niyo na kailangan kukuha muna ng permit, ng license itong mga online seller. Again, I'm sure ang daming nanonood sa din sa atin ng mga online seller, but forgive me, as we have discussed in our delegated police power, as we have discussed earlier, sinasabi ko, itong permit is not necessarily yung pagbabayad nyo. It's not necessarily about revenue regulation, but making sure na nare-regulate yung whatever activities are happening within the NGO. And this is for the protection of the community as a whole, yung sinasabi nating Section 16, general welfare, para naman maiwasan yung mga scam na yan doon sa online selling. Again, this is not a guarantee na pag na-register na mismo, wala nang scam. This is just saying, na pag na-register na yung mga online seller na yan, baka naman magdalawang isip na yung mga scammer. Kasi may capability na to trace back kung sino ba yung mga online seller. Again, forgive me, sinasabi, miski nga yung mga, di ba, nauuso yun during the pandemic, yung lockdown, yung barter, gusto sana nang buwisan yung barter, yung exchange between items, ang daming nag-react na. I'm sure ang daming mag-react din pag yung online selling i-fall na within the ambit. But as I have said, ang dami pa nating dapat matutunan na ito. But in the first place, there is a need to regulate them kasi ang dami nang nangyayaring scam dito sa online business. So any comment on that matter, paki-comment na rin dito sa comment section kasi we on our side, we know what are the written under the laws, yung sinasabi ng 147 regulation, kukuha ng permit. But as to the actual practice, mahirap talaga, it is easier said than done. So paki-comment na rin. So yan yung first online, first e-consulta natin. So if ever you want some expounding on that, paki-visit na doon sa aming episode doon sa Situs of Taxation Part 1 at Part 2 na discuss na yan. In the meantime, pasadahan, standby Ms. Sara Mitante. Akala ko si Nana ito. Bigyan natin ng oras to scroll down sa mga comment section natin. I-greet muna natin yung mga naka-stream live sa ating Facebook page. Balikan natin yung maganda nating co-host si Ms. Sara Mitante. Sar, pasok Sar para sa mga pa-shoutout, Sar. Yes, first, may mga pa-shoutout po tayo dito from to Ma'am Julie Santos from Municipal Assessor's Office of Benito Sullivan Isabela. Shoutout also to Ma'am Lucia Nailon from Santa Fe, Cebu. To Ma'am Colleen Panay, Acting Municipal Treasurer of Medellin, Cebu. Shout out to Sir TJ Abdul from Lanao del Sur. Shout out to Ma'am Susan Peke, Municipal Treasurer of Badyan, Cebu. Shout out also to Ma'am Luz Bautista from the City Assessor's Office of San Fernando, Pampanga. To Ma'am Christina Patalino. To Yarem from LGU Compostela. To Ma'am Maribek Anoos Murillo from Pastor Masbate. Wow. To Sir Bert F. Condesa from Puerto Princesa City. And another shout out to Rafi Gallo from Region 9. Kaibigan ni Janice. Shout out also to Yes Tor. Pakitingin ba, baka mamaya mayroong hugot lines din dyan pang Valentine. Yes Tor. So continue with that shout out, sir. Okay. Shout out also to Ma'am Lena Ramirez Rio Gan. So and to Ma'am Eugenia Dayag from LGU Sibunga. Ay, soki ni Ardi yan si Ma'am Dayag. To Ma'am Welda Tejero from Sugod, Cebu. Another shout out from Ma'am Yudessa Rakadag from APT of Camarines. And to Ma'am Jen Formentera, Acting Municipal Treasurer of Madridejos. Thank you for watching. That's thank all for now. Back to you, attorney. Sir, thank you, sir. Balikan kita ngayon. Mamaya, baka may pahugot naman yung mga viewers natin. Before I go to RD, i-greet ko muna yung fan club ko. Isa lang kasi fan club. Dalawa lang silang member. Buti naman, nagka-settle na sila.
mayroon na silang president, si Ms. Brenda Lianido. Good morning, Ate Benz. Happy Valentine's. Pero ang dinig ko yata po, yung tenure ng kanyang presidency ay for 1 week lang. Next week, mag-election naman sila. Nasa office yata. Ate Benz, good morning. Happy Valentine's. Ginita ko ng Valentine's Day. RD, yung suki mo sa sibunga talagang hindi bumibitaw kasi this is, na-mention mo dito sa ating online kapihan, yung una mong napuntahan na LGU is si Bunga. And that is a blessing, Adi, kasi naandun si Mother Mama Mary din. Adi, baka may pa-shoutouts ka dyan, Adi. Friends, meron hugot ng isang assessor. Sabi ng assessor, yung relasyon yung walang label. Walang parang label. Yung building mo na walang tax declaration. Patax declared na yan at para maging legal at hindi ka nagkukubli. Ah, yan tinatago, ha? Tinagot din ni Treasurer Turns. Yung hugot ni Assessor. Okay. Sabi ni Treasurer Dan, yung relasyon yung walang label, parang yung tindahan mong walang business permit. Mag-raise na para legal at hindi ka nagkukubli. Kinukubli yung mga relasyon. Pero pa, isa pa. Niloko ka ba ng ex mo? Parang yung pinabayad mo sa taxes, pinadala mo, pero hindi naman binayad. Pero kung dinaretso mo kay treasurer, susuklian ka pa ng resibo at pagmamahal. Ay, grabe. Hindi patalo si treasurer kay assessor, ha? Oo. Ang dami hugot ng mga... Yes, Ardy. Matanong ko lang, Ardy, doon sa katanungan nating about online selling, i-acknowledge natin sino yung nag-send ng question, Ardy? Sino? I think it was sent through text message. Hindi kasi makita natin sa ating Facebook page. Nonetheless, thank you for that query, ma'am. I-acknowledge lang. Sir Dan. Si Sir Dan, parang si Sir Dan yan sa yung participatory ng Kamarini, Catanduanes. Yan. Ang daming guidance sa mga katanungan ni Sir Dan. Ang dami ding nag-guide din. Si Sir Dan din yung nagtanong kung paano natin ipasarado din yung mga non-compliant business. Thank you, Ardy. Babalikan kita mamaya, Ardy. Yes, first, before, gusto ko lang inform din yung mga treasurers natin na we are here, just like sinabi ni Attorney, we want to give added value on what you have already known. So alam niyo na itong mga pinagagawa natin. But we are here. We have our guests to share their personal experiences para madagdagan yung knowledge nyo. So it doesn't mean na nagdi-discuss kami ito. Alam nyo na ito Pero meron din kaming alam yung mga guest panelists natin na hindi nyo pa alam which you would have benefit by viewing our kapihan. Likewise, if you have also better ideas and you feel that mas maraming makikinabang nito if you will post your question or suggest, okay? So welcome po dito sa kapihan. So thank you, Terns. Also to admit, Ardy, na miski tayo yung nagkakapihan dito, tayo yung nag-i-consulta, ang dami rin nating natutunan galing sa kanila. Balikan natin si Ardy. The way you ask question pa lang, we learn a lot kasi these are things na we will not ordinarily learn through just reading the rules, the law, the books. Kasi sabi nga, may areas paminsan-minsan. So, believe it or not, we have learned a lot din coming from you. Ito, sample lang ito. Aside from, kasi suki natin si Sir Dan. Ito, suki din natin. Query from Ma'am Julieta. This side naman ng assessment. Last episode kasi, napag-usapan natin paano ba daw yan i-appraise at saka i-assess yung cemetery na yan. Nasagot na natin ito. Hindi yata natapos dahil doon sa importanteng episode din natin doon sa Mayor's Permit na guest natin taga DIMG for the ease of doing this. Yes.
So in the course of our discussion, nasagot natin paano i-appraise at saka i-assess. Mayroong nagtanong, paano yan sir? Every quarter ba kami mag-reassess ng mga cemeteries para malaman namin kung saan yung exempt at saka saan yung within the taxable pa rin. So balikan muna natin, ano ba yung sinasabi natin tungkol dito sa cemetery? First, of course, is that cemeteries, according to our Manual on Real Property Appraisal and Property Appraisal and Assessment Operations, special purpose yan. Hindi ito special class, ha? Na iba yung assessment level. Special purpose. Ibig sabihin, for designated for that kind of purpose only, cemetery cannot be used even on Valentine's Day as a residential purpose classification. Pang-cemetery lang talaga yan. So, it is rarely used as any other purpose. Now, we have also said, it is wasting asset. Parang may other term ito yung mga appraiser dito eh. Aside from wasting asset. Kasi in the first, sa simula, yung asset mataas yung value ng cemetery. At later on, pag nabibenta na yan, nagkukonvey at through deed of conveyance, sa mga purchaser, lumiliit yung asset ng developer ng cemetery. Ito, recap lang ito. So, as to the appraisal side, sabi ng Mass Appraisal Guidebook, at sa manual pa rin ng Mr. Pao, sabi ng ating Mr. Pao at Mass Appraisal Guidebook, profit cemeteries daw are appraised using income approach. So dito pa rin, I will not attempt to discuss about appraising cemeteries because this is on the territory of appraisal. So alam nyo na yan. But nonetheless, remember capitalization rate, yung kunin mo yung capitalization o how to appraisal through capitalization. Kunin mo yung income, i-less mo yung expenses, mayroon ka ng net income, at saka i-capitalize mo through the capitalization rate. So, income approach pa rin yung appraisal ng cemetery. Nonetheless, somewhere in the appraisal guidebook, ito yung capitalization, di ba? Capitalization process, net income divided by the capitalization rate. By the way, alala ko tuloy, i-promote ko na rin, mayroong discussion yung regional director natin ng PVS, Philippine Valuation Standard. Baka may appraisal side din doon. So, hopefully nakasali kayo doon kasi may CPD yun. So, it is all about valuation, the appraisal side of it. So, baka matutunan din kayo doon about CPDs. Nonetheless, about capitalization process. Now, further in the Mass Appraisal Guidebook, miski nag-mention na siya na gamitin mo yung capitalization process, hanapin mo yung income, yung nabenta, i-less mo yung expenses, at saka yung i-divide mo siya sa capitalization rate. Sinasabi pa rin ng Mass Appraisal Guidebook, you can still use market data kasi mayroon namang mga transactions na nangyayari sa ating sa mga cemetery. So, mayroong comparable data. So, you can use pa rin market data or comparative approach. Kahirapan mo pa yung sarili sa capitalization process, mayroon namang comparative approach. So now, as to the classification, considering that this is an investment property, ayan, investment property, profit cemetery pala, we are talking about profit cemetery, hindi yung mga cemeteries na religious at saka non-profit. We are talking about profit cemetery. Recap na lang ito last week, discussion of last week. Considering that we are talking about profit cemeteries, investment properties, these are classified as commercial properties. Hindi special class properties na iba yung assessment level. Ha? Special use, special purpose, pero hindi special class na iba yung assessment level. So yung commercial classification, yung maximum yata, if I'm not mistaken, 50% ba yun? Maximum ha, pwede namang ibaba. So commercial yung classification, yung assessment level, commercial. However,
May keynote tayo last week. Sinasabi natin na itakol kasi ito. I don't know. Please comment. Baka naman nagbago na ito. May ibang klase nito. But the principle still applies if you are going to look at it. Sabi kasi ng isang CBA case number 259 promulgated ito noong October 28, 1981. So understandably, ang kaso nito before the 7160, before the local government code. It is quoting Section 40B of the PD 464, now the then in effect ni na local taxation. However, yung Section 40B na yan, eh na-carry over yan ng Section 234B ng local government code. So the principle still applies kasi na-carry over pa rin yung provision of the law with the now local government code. Ang sinasabi ng Section 234B, ito yung exemption from real property taxation. So isa na doon sa exemptions ng real property tax ay yung non-profit or religious cemeteries. Eh, no question about religious cemetery. Madaling mahanap yan. Madaling ma-identify yung mga religious cemeteries. Diba? So what about pag naibenta na yan, does it still remain taxable? So sabi ng CBA case na yan, once the ownership daw of the burial lots has been conveyed to the purchaser by means of deed of sale, pag naibenta na yan, at hindi lang naibenta, pag na-i-convey na yan. So what does conveyance mean? Na-i-transfer yan. So wala na yan sa paghawak at pag-aari ng developer. So this time, the said burial lots fall within the scope of the terms non-profit burial grounds. Diba? Remember Section 234B? Non-profit cemeteries. Non-profit. Pag naandun na daw, na-convey na yan sa mga purchaser, nagiging non-profit burial grounds na yan. Kailangan naman pagkakitaan tayo ng nakabili. So non-profit na yan, so pumasok siya doon sa section 234B na exempt from real property taxation. Remember, pag nandyan pa yan sa developer, taxable, ang classification is di residential, commercial. Kasi binibenta eh. However, pag na-convey na yan through the deed of conveyance, so ano ba yung deed na yan? Deed of sale ba yan or ano? Basta conveyance, nagiging exempt na yan and should be excluded from the total area of said developed portion of the cemetery that are still under the category of profit. So when we talk about this last episode, nagsanga-sanga yung concern. Sinasabi doon, eh sir, paano ba yan? Every quarter ba kaming magre-reassess doon? Pabalik-balik kami doon sa developer, doon sa cemetery, just to look kung ano ba yung naiwan at natirang commercial purposes na taxable pa rin. At saka ano na yung nagiging exempt kasi na-convey na yan. Ang hirap naman, sir. In the first place, pag we are talking about exemption kasi sinasabi natin, pag na-convey na siya, nagiging exempt na siya. So in the first place, mga assessor, it is the burden of the taxpayer to prove that he is exempt. So, yes, of course, it is our duty to go out into the field para tingnan natin, mag-appraise tayo, mag-re-assess tayo in the circumstances warrant. Kasi nga, may taas, field appraisal, kailangan pupunta sa field. But nonetheless, pwede mo rin yung paghawakan yung sinasabing the taxpayer as the reported proof. So, biro mo, pag hindi sinasabi ng developer doon sa assessor na nabenta na niya yan, eh, taxable sa kanya yan. So, naandyan yung burden sa kanya na taxable na magta-tax miski hindi na niya pag-aari na convey na yan. So, I guess it is my assumption na para hindi naman mabigatan si developer ng memorial lots, explain mo sa kanya, sir, pag may nabenta ka, alam mo sa amin kasi para naman, may minus namin doon sa mga taxable portion.
Otherwise, sinasabi doon sa rule ng exemption, it will remain taxable pag hindi ka nag-present ng proof of exemption. Now, other thing also, aside from that exemption, yan, naghahang naman yung other thing also. Now, remember this principle of yung reassessment, effectivity of reassessment. Ito pala yung tanong si Sir Damien, si Sir Julie rin yata yung, Ma'am Julie rin yata yung tanong. Are we going to reassess the unsold lots quarterly or annually? Hanggang maubos? Hanggang mapagod kami? Hindi naman. Hindi ang sisipin ng mga assessor. Now, mayroong rule tayo sa section 221. Date of effectivity of assessment or reassessment. Kung ano yung in-assess mo ngayon, magiging effective yan the succeeding year. And it shall remain that way for the next year. Bakit? Kasi pag mag-reassess ka next year, okay, of course, ang effectivity yan, the succeeding year na rin. So, ibig sabihin, pag nagiging taxable siya, kasi, for example, you reassess this 2021, nagiging exempt siya kasi na-convey na siya sa purchaser. For this year, taxable pa siya kasi yung effectivity niya for 2022 pa. Di ba? So, next year pa yung magiging effective yan. So, whatever reassessment you have, assessment or reassessment you have done for this year, magiging taxable yan for the next, for the succeeding year. So, ibig sabihin, hindi quarterly. For example, nabinta ni developer ngayong year, 2021, nabenta niya po, bigyan ng date of conveyance doon sa purchaser. So by operation sana of law, sinasabi doon, by operation sana doon principle ng CBA na sinasabi doon, nagiging exempt na siya kasi non-profit na siya, nonetheless, hindi pa siya nagiging effective yung exemption. Kasi remember, yung effectivity, magiging next year, pasucceeding yan. Yung quarterly na na sinasabi doon sa query na effectivity, yun lang yung partial or total destruction or loss. Yun. Yung sinasabi ng local government code na quarterly effectivity governs only yung partial loss or total loss, destruction or ano ba yun. So not about assessment or reassessment. So ayan sir, two principles. First, of course, yung may burden na mag-present ng proof na taxable or exempt si taxpayer. Pag hindi siya nag-present na exempt na siya, magiging remain taxable yan. Of course, mayroong ibang discussion doon sa mga constitutional exemption, yung constitutionally given exemption. Later on yung discussion niya. However, itong mga legally given na statutory exemptions, yung given by law, by constitutions, kailangan pa rin mag-present ng proof of exemption. Second principle, yung reassessment yan, hindi yan effective quarterly. So, miski within this year, mayroong conveyance na nangyari, hindi yan magiging exempt this year. Kasi, we are still applying the reassessment done prior done on the prior year. So prior year nagre-reassess tayo doon, taxable pa kasi. So miski may conveyance ya for this year, yung effectivity ng conveyance to that for that to become exempt, magiging effective ba yan next year. In short, a property which becomes taxable for this year shall remain taxable for the entire year. On the other hand, a property that is exempt for this year shall remain exempt for this entire year. Whatever assessment that you are doing for this year, magiging effective yan for the succeeding year. Wow. May isa pa rin katanungan. For repossessions. Ito yung sinasabi kong
kaninang proof of exemption, di ba? Kailangan mag-present si taxpayer ng proof of exemption. Kapag hindi niya ito ginawa, biruin mo, ang dami pang bababayaran ni developer ng memorial lots ng taxable, hindi naman dapat siya magbayad. Now, pupuntahan ko muna yung definition ko, mahanap ko, before tayo pupunta doon sa pa-shoutouts. Ito, definition nasa Mr. Paao yata ito. At saka nasa manual ng appraisal guidebook din. Ano ba yung cemetery na yan? Ano ba yung cemetery? Definition of a cemetery. Ito pala, Mr. Manual of Real Property Appraisal and Assessment Operations. Ano yung cemetery? Cemeteries daw is an area or place where the dead are buried, of course. Yung patay, linilibing. Yung Valentine's Day, hindi lang patay ang linilibing. Hulot pa rin yan. A place of burial set apart either by municipal authority or by private enterprise. Now, cemeteries includes whatever property is necessary for the use of cemetery. Whatever property, ha? Example, delimited paths, ornamentations, and other and so on and so forth. Bakit ko ito na-brought up itong definition ng cemetery? Kasi nagtanong si Sir Engineer Chin. Again, I have to admit, wala tayong established principle policy dito. Wala pang president ka. This is just quoting the definition of cemetery according to Mr. Paao. Sinasabi kasi, nagtanong kasi si Engineer Chin ng Madre Dios. Sana naman. Sir, paano yung mga mausoleum? Diba? May mga mausoleum kung sa cemetery. I-tax ba namin yan? I-assess ba namin yan? If ever, anong classification? Residential ba yan? In the first place, yung mga mausoleums, hindi naman yan tiniterhan siguro. Hindi naman yan, primary purpose is for residential, for habitation. Of course, I am aware ang mayroong nakatira yun, mga caretaker and so on and so forth. So, mayroong iba nagre-residential rin doon. But primarily, yung mausoleums na yan, hindi naman talaga yan primarily for habitation talaga. Okay, going back to the definition, yung ano nga, itatax ba namin yung mga mausoleums? Ang laki ng mausoleums kaya? Ang laki ng value, minsan nga, mas mansion pa kaysa ordinary ba? And I have to acknowledge, mayroong nakatira pa minsan-minsan. Primary purpose ba ng mausoleum is kasi yan yung division, primarily for habitation. Primarily for habitation ba yan? Primarily talaga, mausoleums are for cemeteries. Now, I guess this is personal on me. Wala. Whatever I am saying now, walang hindi kalakip ang bureau nito. Walang policy pa nga rito. Wala pang established principle. I surmise included yung mausoleum sa definition ng cemetery. Sinasabi dyan, whatever property necessary for the use of cemetery. May ornamentation na, in-include yung ornamentation. So, yung mausoleums, pumapasok pa rin sa definition of a cemetery. So, pag naandun pa sa developer, I'm talking about hindi lang yun sa mga lots, ha? Kasi yung developer, yung di-develop, lots usually. Pag developer magbago din ng mausoleum, commercial yan. However, yung mga mausoleum na pag-aari, it may still fall under non-profit cemeteries. Again, why? Because by definition of cemetery, pumapasok yung whatever property is necessary for the use of cemetery. Now, I go back to our disclaimer natin dito. This is just generic friendly discussion. Of course, kung si assessor pagpunta niya doon, mayroong particular facts, circumstances na hindi mag-a-apply itong definition na ito or hindi mag-a-apply itong concept na ito, nakikita niya na parang residential na ito. Hindi na ito for purposes of cemetery.
You go ahead. Anyway, the taxpayer has the burden of proof saying that I am not taxable because I fall under the non-profit cemetery. We will not bind you but by whatever. I'm sorry. You are not bound by whatever generic friendly discussion that we are having here. This is just a starting point, if you may. Ayan. So hopefully na-address ko yung mga queries nyo. Yan. So punta na tayo ngayon. Parang napag-bigat ng discussion na yun. Hindi bagay sa Valentine's Day. Nag-talk tayo about patay. So punta na tayo ngayon sa mga pa-shoutouts natin ngayon. Baka naman may pahugot na sila doon sa comment section. Balikan natin si Miss Sarah Jane Minante. Sar, pasok, Sar. Yes, Torns. My another shout out naman, Torns, from to Sir Rinaldo Bandalan Jr., to Sir Moises Baroga from Treasury Office of Cabarugues, Quirino. Shout out to Ma'am Edna Carla Arbuyas from LGU San Remigio, Cebu. Okay, to Sir Ramel Artiaga, to Sir Adrian Niere, to Ma'am Nessa Completo, the Municipal Treasurer of Balamban, Cebu. To Mama Jem Akran from LGU Argao. To Mare Fernandez Reyes. Another shout out to Yudessa Rakadag. To Ma'am Josephine Daya from Zamboanga, Negros Oriental. To Sir Raymond Alerta from Paso Masbate. To Ma'am Aideen May Pahente Electona from LGU Santa Catalina, Negros Oriental. Shout out also to Sir Marvin Jerome Maniwang, to Dale Santillana from CTO Canlaon City, and to Ma'am Emma Go. Shout out also to Ma'am Grace Arpon from the Municipality of Tabugon, Cebu. Another shout out to Ma'am Neresta Aguilar Agosto from Camarines Norte. To Sir Romel Jode Maltezor Yosa from Treasury Office of Ventar, Ilocos Norte. To Ma'am Annette Dayon Vero, Provincial Assessor of Cebu. To Silver Cave, Sir Jemmy Lagora, Assessment of Treasury Office of President Carlos P. Garcia. Shout out to Sir Leonardo A. Rivera Jr., City Treasurer of Toledo City. Shout out also to Ma'am Aileen Coliflores Parado. To Nen Razo Guarin. To Ma'am Marilo Arante, Acting Treasurer of Dalaget, Cebu. To Ma'am Bernadette Tubaha Obanyana from Santa Catalina, Negros Oriental. To Ma'am Lucela Rial Sapepe from LGU Basay, Negros Oriental. And to Ma'am Esther Bakiran Silvero. Torns, may pahugot pala dito, Torns. Ayan, go ahead, sir. Before that, sir, i-off-balance muna kita. May tanong ako sa iyo, sir. Barya ka ba, sir? Bakit po, Torns? Kasi umaga pa lang, kailangan na kita. Sabi, barya lang sa umaga. Yung pahugot mo, sir. Go ahead, sir. Yes, Torns. May pahugot dito from Bishop Abbott of Bohol. Sabi niya, dili tanang single lonely, pero dili po tanang taken, happy. Bitter siya. Bitter. Thank you, sir. I'll get back to you later, sir. Thank you, sir. ID, baka naman may pahugot ka dyan. By the way, na-mention mo naman na tomorrow until Thursday, merong PBS training yung LGF Central Office. And na-invitehan tayo na, as one of the speakers. So, gusto ko lang ding i-inform yung mga viewers natin, especially sa assessment group. Because na-found out ko doon sa Bohol na meron tayong 11 vacancies for municipal assessor. So we are in dire need of appraisers. So I encourage ko doon na kung pwede mag-enroll sila through online. We have academic institution here in Cebu that offers online program with Bachelor of Science in Real Estate Management.
because if we will not help those in the assessment group, baka naman in 5 years from now, maubos na lahat ng assessors natin, wala na tayong, ma-deplete tayo with our professional assessors who are registered appraisers kasi some of our assessors are retiring. So we have to balance to campaign for those, especially in the assessment service. Anyway, yung klase naman ng university, isang university dito sa Cebu, UC, is panggabi. So they can avail of that privilege while they are offering it online. So, alarming yun, Ardi, ha? 11 municipalities have no permanent municipal assessors. Alarming yan, Ardi. Lahat akin. So, at saka may outgoing pa, pare-retire pa yung iba. That's right, that's right. So medyo na-alarm ako when I learned that there are at 11 acting municipal assessors in Bohol. Though we want that positions to be filled up by registered appraisers. So we are encouraging all our viewers, if you have a son, daughters, please let give them or advise them. Join us. BSREM, because there are a lot of opportunities for them in the future. And join the government sector sa appraisal side. Thank you, Torrance. Ay, meron pa akong hugot pala, Torrance. Kasi nagugutan kayo ni Sarah. Sige, Adi. Ang hugot dito ni isang treasurer pa rin. Kung paano mo iniingatan yung puso mo, iingatan ko din ang buhis mo. Thank you, Torrance. Thank you, Ardi. Okay. We have promised you earlier, hindi kami mag-overtime. So, pang last query na ito. However, for interest of parang suspense naman, i-share screen ko lahat na sanang katanungan na i-address namin ngayon. First, of course, yung katanungan na without mentioning lang sa company na tinatanong doon ni ma'am, dito concern yata sa Cebu province, na electric cooperatives. So, i-discuss natin yan next week. But I have to mention, itong electric cooperative na naitanong last week, yung cooperative mismo na mention doon sa query, nagpunta na sa office yan before the time of Dr. Lero, and they have signified na willing talaga silang magbayad ng buwis. Nalilito nga lang sila saan sila magbabayad. So ang the question is about situs of taxation actually, hindi about taxability. But nonetheless, papasadahan natin itong electric cooperative. That is for the next week. Again, meron pang tanong about saan yun? Na may katanungan kasi si RD, how do we appraise, taxable ba daw yung mga CCTV ng mga banks? Ano pa yung tanong, RD? Basta yung mga machineries ng banks. So, we will not squarely answer about CCTVs or so on and so forth, but we, as I've said, generic discussion, we will discuss about machineries. So, ano yung taxable at ano yung hindi? Pangalawa, yung tanong na mayroon kasing pandemic, sir, nagbibigay yung mga LGU. Again, I know what LGU, ha? Somewhere in Metro Manila. Nagbibigay ng condonation. Even about delinquencies, mga delinquencies of the prior year. Pwede ba yung i-condone? Pwede ba yung papasok doon sa tax relief na sinasabi ng Section 198 ba yun ng local government code? I-condone yung real property tax na delinquency of the prior year? So, i-discuss din natin yan. For the interest na magiging short yung episode natin para hindi nyo kami bitawan. So, iti-teaser lang natin. Pangalawa, ito, ano pa rin ito? Can we issue a tax declaration on buildings as improvements on timberland? Yung bawal na issuean ng tax declaration without alienable and disposable, timberland lang naman wala namang sinasabing timber building. Mayroon bang timber building? Can we issue tax declaration? Example na natin doon sa Boracay. Yung mga hotel doon, protected area yung Boracay, i-issuehan ba yung tax declaration yung mga hotel? I-discuss rin natin yan next week. At saka itong tinatanong ni natin na pwede ba kaming tumanggap ng bayad kahit hindi related sa owner ng properties? For example, there is a big mall here in Cebu.
medyo may extra money ako. Pwede bang ako nang magbayad ng mga real property tax ng mall na yan? Saka i-claim ko ako yung may-ari. Hahabla ako. Ako ba kaya yung nagbayad ng buwis? Interesting question also. Okay. Mayroon pang isang katanungan ito. Ito, alam ito. Okay, blinor lang natin kasi may concern provincial treasury office. Sir, yung professional tax receipt ginagawang 363. Eh, naandun sa batas mismo, local government code, hanggang maximum 300 lang. Pwede ba yan? Eh, mag-increase yan? Pambungad, pwede. Pero yung termo hindi increase. Ah. Didiscuss natin next week. Ah. Meron pang isang katanungan. Kasi magla-last query na tayo ngayon para hindi tayo mag-over. Itong request for tax declaration para Data Privacy Act pa rin. Pwede ba kaming magbigay ng kopya ng tax declaration miski hindi siya yung may-ari? At ang problema, adverse claimant pa siya. So, i-discuss natin yan next week. Now, for the last 8 consulta for this one, ito yung balik question kasi na-i-discuss na ito eh. Baka hindi lang napanood ni ma'am. Ito yung, can we discuss about prescriptive period? Eh, may established principle na tayo dito. So, we have to go back to this. If ever there is a revision or parang amendment dito, paki-query na rin, paki-comment na din. So ano ba tong katanungan last week na ito, prescriptive period? Now, ito ka galing pa Ma'am Jenna Ardebid of City Treasurer Ligao. So na-address na natin ito, na query Ma'am na. Eh, kaso lang may nag-query uli. So baka na-miss out niya yung episode na yon kasi minsan, yung pag-a-answer namin ng e-consulta nasa huling part ng discussion. Panel discussion yung first part. Yung e-consulta nasa huling part. So, minsan 2 hours yung episode namin. So, medyo bumibitaw na yung nagre-replay. So, kaya ngayon, minabuti namin na i-shorted. Eh, 1 hour lang talaga yung episode namin. So, panghuling discussion ito. So, for the interest, again, this have been discussed already for the interest of those nag-query uli. Sir, paki-discuss uli yung prescriptive period. Now, ano ba yung prescriptive period? Sinasabi ng Section 270 of the Local Government Code, mayroong 5 years lang daw tayong mag-collect ng basic real property tax at any other tax. It shall be collected within 5 years from the date they become due. After 5 years, wala nang action daw. No action. No action for the collection of the tax, whether administrative or judicial, shall be instituted. So, ma-assist doon sa action. So, yung 5-year period na yung prescriptive period na yan, nakakain doon sa judicial and administrative action, hindi doon sa mga preliminary things to be done before the JAR. Saka we have 10-year period din in case of fraud or intent to evade. Now again, emphasis on those. Yung 5 years, naka-imbed siya doon sa judicial and administrative remedy. So, anong sinasabi ng, hindi ko lang i-share screen yung BLGF. This have been discussed already before. Anong sinasabi ng prescriptive period yan? Now, sabi, the prescriptive period, hello? Okay. The period of prescription daw na sinasabi ng batas when you collect. Ayan, dulo ko yung, okay. Within which to collect shall be suspended from the time during which the treasurer is legally prevented from collecting tax or the owner is, request for investigation or the owner or the person having legal interest is out of the country or cannot be located. Now, ano bang sinasabi ng opinion ng BLGF? Dito sa BLGF opinion dated July 24, 2009. Hindi natin ma-share yung opinion mismo kasi baka mayroong restriction doon sa data privacy. I'm sure wala naman kasi this is an official discussion. Ah.
sabi daw, the wisdom daw behind that 270, that prescriptive period, is to compel the local treasurer to collect real property tax for the benefit of the taxing authority. So, hindi yan gagawing excuse daw na mga taxpayer to evade taxes, payment of taxes. It is in favor or for the benefit of the taxing authority. The prescriptive period were provided to enforce the collection, to enforce, emphasis on enforce, to enforce collection of real property tax within specific time. Thus, no action for collection, ito yung judicial and administrative remedy, whether judicial or administrative, shall be instituted after the lapse of the 5-year or the 10-year period. Okay, please take note that under the 10-year prescriptive period, fraud or intent to evade payment must be alleged and supported by clear and convincing evidence. Now, there had been clarifications made earlier by this bureau that if the local treasurer has been sending notices of delinquency, again, if you have been sending notices of delinquency or reminder letters, as simple as reminder letters for the payment of the delinquent real property tax in preparation or preparatory to the application of administrative or judicial remedies, the collection thereof provided by law and an observance of due process, the delinquent real property tax may be collected even beyond the 5-year period. Sinasabi ng opinion. Basta lang daw na kapag send ka ng notices of delinquency or even as simple as reminder letters, you can still collect the real property tax even beyond the 5-year period. It is only when the local treasurer neglected or have deliberately failed to perform his or her duties, giving rise to the prescription of the period to collect, it is only then that the taxpayer may validly invoke the prescriptive period. Otherwise, the taxpayer may circumvent the law by not paying their taxes at all and will just wait for the lapse of the period to collect tax. Hindi daw yan magiging excuse yung 5-year period just to evade payment of tax. Basta lang nakasend daw si treasurer ng notices of delinquency or reminder letters. Now, the provision of the 5-year prescriptive period is not meant to shield a real property owner taxpayer from payment of delinquent tax, when despite the meaningful efforts exerted by the local treasurer to collect the tax remains unpaid and unsettled. It just underscores the mandatory character to collect the real property tax within 5-year or 10-year period. The phrase therefore connotes actual collection. Hindi yan shield. Once daw nakasend ka lang ng notices of delinquency or reminder or demand letter, sabi ng Section 179 of the Local Treasury Operations Manual, ayan, linagay pa talaga ito ng Section 179 sa LCOM natin. Basta lang nakasend ka ng notice of delinquency and demand letter yung prescriptive period, ay hindi magko-commence. Unfortunately, that is the last e-consulta for this episode. Kasi nagwa one hour na naman tayo. So, essentially, we have covered 2 items, cemeteries. Doon sa cemeteries, 3 discussions dito sa prescriptive period. So, isang pasada muna tayo sa mga pa-comment at sa mga pa-shoutout para naman hindi magtampo yung mga viewers natin. So, time check, it is 10:10.
alas 10 ng umaga. Medyo overtime ng 10 minutes lang. So, isang pasada pa rin sa mga shoutouts natin at pa-comment section doon sa ating Facebook page live. Sir, pasok, sir. Yes, Tor. Another shout out to Librado Elnas from the Assessor's Office of Baleno Masbate. To Ma'am Gemma Sumalpong, City Treasurer of Bayawan City. To Red G. Moral, LGU Gindolman. To Ma'am Winelen Duhay Longsod from LGU Sagbayan. To Ma'am Jesosa Deposa, City Treasurer of Giholngan City. To Charlie Daguplo from Sierra Bulyones. To Ma'am Desideria Sagusay from Garcia Hernandez Bohol. Another shout out to Sir Raul Docte from Eastern Samar. To Ma'am Feli Bagyo from Lapu-Lapu City. To Honsoy ni Inko Iyas from LGU Bulhoon. To Lerio de los Reyes Bantasan from LGU Sibunga. To Ma'am Teodola Amorgente from LGU Basay. To Sir Vince Rabanal from Bataraza, Palawan. To Ma'am Marilo Herrera from Consolacion, Cebu. Another shout out to Dad Todd Santillan and Sir Eugene Ribadomia from LGU Bantayan. To Ma'am Virginia Huaton. Shout out also to Ma'am Fe Almenia from the City Assessor's Office of Tagbilaran City. To Ma'am Lilibet Salatan, Municipal Treasurer of Dawin, Negros Oriental. To Ma'am Demetria Cañete from Hitape, Bohol. Shout out also to Ma'am Leticia Cabellion from Municipal Treasurer of Dumanhog, Cebu. To Haratia Ibrahim Lacod from Quezon, Palawan. To Ma'am Maria Donna Olmilia, to Ma'am Alma Abillanosa, former City Assessor of Talisay City. To Sir Andrew Perez Jr. from Giholngan City. Giholngan. Shout out also to Sir Glenn Balasabas, Municipal Assessor of Tayasa, Negros Oriental. Also to Sir Jeff Bahab, the City Assessor of Karkar City. And lastly to Ma'am Anita Luquias Cabrera, City Assessor of Tagbilaran City. Torrance, may mga pahabol pala na hugot. Okay, go ahead, sir. From Bishop Abet of Bohol, sabi niya, sakit man gani ng madagma nga matuhod rata, unsa na ka ng gugma nga madughan junta. Sakit no, may isa, Torrance. May isa pa. Checky ka ba? Kasi nag-bounce ka na naman, na-sale ka na ata ng iba. Ah, hindi ako checky. Thank you. There you go, ladies and gentlemen. That was Miss Sarah Jane Mitante. Alam mo, before kay Andy, may pa-TikTok kami ni Sarah noong last episode namin. For our entry pala doon sa pa-contest ng Central Office. Sana makita nyo rin yung TikTok ni Sarah. Ganda-ganda ni Sarah doon. Andy, pasok, Andy. Yes, Torch. Ihabol ko lang yung hugot ng Taga-Cebu City Assessor's Office. Magmahal ka na ng property appraiser. Real properties nga, bibigyan ng halaga, ikaw pa kaya. Assessor ng Cebu, Sir Noel Wenceslao, yung mga appraiser, taga-appraisal division, sila Sir Noel, June Alicante, si Mr. June Salares, Mr. Michael Yamos. So thank you very much for watching. Nanonood siguro sila ngayon, RD. Yung taga-Cebu City Assessor. Oh, nanonood siguro. Oh. Thank you, Lord. Okay, RD. Thank you, RD. RD, balita ko, magpakapi daw si RD ngayon. Ganyan kami paglunis. Ang sarap-sarap ng kapinan. I mean, kasi nga, hindi lang online yung kapihan. Sa actual, may kapihan, may pakapi. Pag si RD ito yung nagpakapi, ay, ang sarap-sarap. There you go, ladies and gentlemen. I'd like to greet muna sa mga nagbe-birthday ngayong February. Ang daming nag-birthday sa February 14. Sina Miss Chris Aquino, kala naman kilala na tayo. Si Senate former President Juan Ponce Enrile, mga bigatin yung nag-greet. 97 na pala si Senator Enrile sa
noong February 14. At saka yung ibang nag-birthday din sa February, yung mga kakilala ko na nag-birthday sa February, later part of February yata. Happy birthday, advance happy birthday sa inyo. Good morning there kay Engineer Gan Balasabas, yung kabanda ko noong una dito sa Regional Office sa region. Kay Sir John Alicante, nanonood pala dyan sa Cebu City Assessor's Office. Good morning. Yan lang muna dito sa akin. And at this juncture, ladies and gentlemen, natapos na yung 1 hour natin. Sumubra nga ng konti, sabi nga namin sa inyo. Sana hindi kami sumubra ka para naman hindi kayo mahirapang mag-replay for the 2 hour period. Ma-i-address lahat yung mga concern within the short span of period naman. So, this had been a good episode. Nevertheless, Miss Koy, dalawang inquiry lang yung na-address natin. Don't worry, yung mga patiser namin, i-discuss namin yan for the next episode. In the meantime, ladies and gentlemen, hingan natin ng parting message itong regional director natin. First time nating na ilayo natin sa pamilya niya, Valentine's Day. Pagalitan tayo ng misis nito na ilayo natin, pinapunta pa natin ng Bohol. RD, any parting message for today's episode? Go ahead, RD. Yes, once again, I would like to thank our viewers for joining us for another very productive session with our no less than, okay? Ang pinakagwapo sa BLGF, Attorney Tanika. Okay? We are doing, again, we would like to, we will not be, ano, hindi kami mapapagod na i-remind sa'yo that we are doing this because we want you to be placed in a better place. Okay? So, we want to give added value to our, what our services have been rendering. Okay? Mm-hmm. So, thank you and hope to see you in our future episodes. Thank you, Torrance. Thank you, RD, and happy Valentine's once again. Again, this had been your host, Attorney Wilbert B. Tanyika, saying bye-bye! Ayan, pakita natin uli si Ma'am Sara at saka si Sir Jolis, yung production team natin. Ha? Kami lang kami ngayon, kami lang apat ni RD.